The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James and Salome, both spices so that they might go and anoint him. Very early when the sun had risen, on the first day of the week, they came to the tomb. They were saying to one another, "Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb?" When they looked up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. On entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a white robe, and they were utterly amazed. He said to them, "Do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised. He is not here. Behold the place where they laid him. But go and tell his disciples and Peter, he is going before you to Galilee. There you will see him as he told you." My sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy Easter. Before everything came into being, there was chaos and there was darkness. There was no time in the very beginning until God says, "Let there be light." And when light came in, there was day and there was night. And everything and every time God creates, God said, and it was good. And in the apex of God's creation was man. Man was the apex of God's creation, created in the image and likeness of God. The problem was, in spite of everything that was good, man decided to sin. And because of that, death, old age, barren came in. And it was the first reading. Out of love of God, he allowed Abraham, an old man with a barren wife, became the father of all nations. In spite of it, people continued to sin and they became slaves. They became slaves. And what God did was he divided the sea so that his people can be saved from slavery. Hinati niya ang dagat upang makatawid ang kanyang bayan mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging malaya. Pinalaya ng Diyos ang kanyang bayan, ngunit, hindi pa rin nagbago. Patuloy ang pagkakasala, kaya nga, nagdusa ang kanyang bayan. Ano sabi sa katlong pagbasa? Hinayaan kita. Hinayaan kita. Dahil namili ka ng ibang Diyos. Pero sinabi sa katlong pagbasa, hindi ko matiis. At ikaw ay aking binalikan at ipinadama muli ang aking pagmamahal. We have a God of many chances. And yet, we continue to sin. And what was
the fourth reading or the first reading from the New Testament is that God did not only send a person like John the Baptist who brings baptism for repentance. Take note, the baptism of John the Baptist is a baptism of repentance. But when Jesus came, that baptism becomes a baptism of adoption. Hindi lang isang pagsisisi, kundi isang pag-ampon. Sa gitna ng kasalanan, inampon tayo ng Diyos. Look at this story. And yet, kulit ng tao. Ang kulit ng tao. Dahil sa pagkakasala, hindi mapigil ng Diyos ang kamatayan. Hindi mapigil ng Diyos ang tao na gumawa ng kasalanan, kaya hindi mapigil ng Diyos ang kamatayan. Anong ginawa ng Diyos? Hindi lang siya nagpadala ng liwanag. Ang ilaw mismo ang dumating. Hindi niya napigil ang kamatayan, ngunit dumating siya upang magkaroon ng muling pagkabuhay. Sino ang mayroong karapatan o sabi nga may pag-asa na muling mabuhay? Ang mga naniniwala at nananalig sa Kanya. At yun ang ating inaasahan. Tayong lahat ay muling mabubuhay. Ang problema ay dalawa ang muling pagkabuhay. Mayroong muling pagkabuhay, sabi, malayo sa Diyos. Mayroong muling pagkabuhay sa piling ng Diyos. Eternal life in damnation, eternal life with God. In simple terms, merong, sabi nga, smoking or non-smoking. Dalawa lang ang pupuntahan. Lahat mamamatay. Walang pilitan. Kung gusto mo sa smoking area, bahala ka. Huwag mo sisisihin ng Diyos sapagkat tingnan mo simula, hindi na wala ng pag-asa ang Diyos. Anong malungkot na kwento? Chaos continue to come. Kanina lang may nag-message, patatawarin ba ang aking pamangkin na kung saan natagpuan siya sa CR na nag-suicide. She was depressed. Tatanggapin ba siya sa simbahan? Ang sagot ay, oo. Tatanggapin ba siya ng Diyos? Hindi ko alam. Kaya nga, minsan may nagtanong, Father, yung po bang pag namatay maraming mask card, sigurado ba yung sa langit? Diba? Sabi ko, hindi ko po alam. Ang alam ko lang, pag maraming mask card, maraming kaibigan na mayaman. Di po ba, no? Hindi naman ibig sabihin walang mask card, walang kaibigan. Baka hindi lang kayang bumili ng mask card. Pero may punto po ba yon, Father? Marami siyang mask card. Ang sagot ko, how I wish it is true. Diba? Parang board exam yan eh. Pag marami bang nagdasal, sigurado siyang papasa? Hindi. Sinong papasa sa board exam? Yung nag-aral. Di po ba? Ano ibig ko sabihin? Wala sa dami ng mask card. Ang tanong, paano ka nabuhay? Mahirap yung sa tinagal-tagal ng panahon, alam mo namang ang nakakapasa ay nag-aral, umaasa ka pa rin na
plano. Lalapit ka kay Father, magpapa-pray over, magpapa-bless ng ballpen at papel. Anong sabi ko dyan? Paliguan man kita ng holy water, ibabad ko man sa tubig ang iyong mga ballpen, kung hindi ka nag-aral, di ka papasa. Ano ibig kong sabihin? Balutin ko man ng mascard ang iyong kabaong, kung hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, hindi ka makakapasok sa pinto ng langit. Pero Father, bakit yung magnanakaw nakapasok? Kasi sabi ng Diyos, aalalahanin kita sa paraiso. Di po ba? Bakit yun? Di naman siguro nagsimba yun. Kaya nga, nakapako yun eh, kasi magnanakaw yun. Hindi yun member ng lectors and commentators. Hindi yun greeters. Hindi yun pare. Magnanakaw yun, Father. Well, hindi ako ang Diyos. Pero sigurado lang ako, nakapako yun. Kung gusto mo makapasok agad, magpapako ka. Diba? Simple lang yun. Ang minimum na ginawa niya, nagpapako siya. Ikalawa, nung tinutulig sa si Jesus sa krus, ipinagtanggol niya si Jesus. Sino sa atin ang pinagtatanggol ang pananampalataya? Mahirap, di ba? Sabi nga nung pare ito, ha? Nagpapakumpisal sa Quiapo, kung saan ang penitent ay sabi niya, Father, nakapatay ako. Anong ginawa mo? Binaril ko, Father. Nasaan ang baril? Dala ko, Father. Bakit mo binaril? Naiinis ako, Father, sa mga taong walang sinabi, kundi naniniwala sila sa Diyos. Tahimik si Father. At tinanong ng penitent, ikaw, Father, naniniwala ka ba sa Diyos? This is a true story. Natatawa kayo kasi hindi kayo nakaupo doon. At tinanong namin siya, anong sinabi mo? Sabi niya kay Bishop, Bishop, pasensya ka na, natakot ako. Ano ka sinabi mo? Nung sinabing, naniniwala ka ba sa Diyos? Sagot daw niya, well, paminsan-minsan. Diba? Ipagtatanggol mo ba ang Diyos? Pag nakatutok sa iyang baril. Diba? Kaya nga si Pedro nahirapan eh. Diba? Diba kilala mo yan? Sino? Diba? Ha? Yung mga nangungutang. Diba? Pag nag-text sa iyo, anong sagot mo? Who you? Diba? Madali tayo makalimot. Kinilala niya ang Diyos. Inamin niya ang kasalanan. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. Pero anong pinakamagandang balita? Merong pag-asa. Merong pag-asa. What I'm trying to say, all problems in this world are temporary. Regardless how chaotic your life, regardless how dark are your experiences, all problems are temporary. So, don't make a permanent solution to a temporary problem. Huwag kang mag-suicide. Temporary lang ang problema. Lilipas din yan. There are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. Easter reminds us that there is hope. Pero Father, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos sa aking kasalanan? Ano sagot doon? The only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness.
Inuulit ko, the only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. Lahat na inihingi ng tawad, pinapatawad. Kaya lang dapat alam mo, ako ba'y nagkasala o nagkamali lang? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Ulitin natin, hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Ang nagkamali, itinatama. Ang nagkasala, inihihingi ng tawad. Halimbawa, Father, kumuha ka ng 3-in-1, magkakape ka, nilagyan mo ng tubig, hinalo mo, ayaw matunaw. Bakit? Daldal ka ng daldal, nailagay mo ay malamig na tubig. Hindi yung kasalanan, ang tawag doon ay nagkamali. Yung nagsabing katangahan, ang tawag sa inyo ay nagkasala. Maliwanag po ba? Ganong kasimple yon. Pag masyado kang mabilis maghusga, nagkakasala ka. Kaya nga sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, if you are too quick to judge, you have no time to love. Hopefully, Easter will help us contain ourselves, to remind ourselves that in spite of sin, there is hope. In spite of problem, they are all temporary. In spite of mistakes, they can be corrected. And in spite of sin, they can be forgiven. Amen. Ang paulit-ulit na tanong, ang kulit, Father, pag nagsimba ba ako ngayon, pwede na akong hindi magsimba bukas? Grabe. Ang sagot ay, oo. Ay, pwedeng mag-outing. Valid for tomorrow's holiday of obligation. Going back to what I've said, there is hope. There is hope. I do not know if you heard the story when Nicodemus, who lent his tomb for Jesus, was chastised. Alam nyo, mayaman lang ang mayroong mga libingan sa mga panahong yun. At tinanong daw si Nicodemus, Nicodemus! Bakit mo naman pinagagamit ang iyong libingan? At sabi daw ni Nicodemus, huwag kang mag-alala, para lang sa weekend yan. Para lang sa weekend yan. Bakit? Sapagkat muling mabubuhay ang inilibing. Ano pa? Kaya, pag ikaw ay tumingin sa patay, ano pa? Ang patay nakatingin sa iyo. At sasabi ng patay, mamamatay ka rin. Kaya pag titingin ka sa patay, ano sasabihin mo? Ikaw ngayon, ako bukas. Pero, muli tayong mabubuhay. Huwag mawawala ng pag-asa. Kahit gaano kalaki ang problema, sapagkat ang Diyos ay higit na nagmamahal sa gitna ng ating mga pagkukulang. The Lord be with you. And with yours.